Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mabibilis ang mga hakbang ni Jonas palabas ng gusali kung saan siya nagtatrabaho. Kakaibang kabat pagkasabi ko nararamdaman niya na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya. Ito kasi ang araw kung saan isasara niya ang pag-uusap tungkol sa bahay na bibili niya. Sobrang saya niya dahil bukod sa malaki't maganda, ay nasa gitna pa ito ng syudad. Higit sa lahat, 3 beses ang discount na ibinigay sa kanya ng may-ari. Kung kaya naman, habang sakay siya ng sariling sasakyan, ay mabilis siyang nagmamaneho patungo sa lugar kung saan sila magkikita. Habang nasa daan ay hindi niya maiwasang hindi mapangiti dahil isa ito sa mga katuparan ng mga pangarap niya. At naisip niyang marahil ito na ang kasagutan para tanggapin ang kanyang nobya ang kasal na matagal na niyang inaalok dito. Tinanggihan kasi siya nito noong unang beses niya itong yayain dahil gusto pa raw nitong enjoyin ang pagkadalaga at gusto raw nitong magkaroon muna ng sariling bahay bago mag-asawa. Agad na bumaba na sasakyan si Jonas nang marating niya ang bahay na bibilhin niya at nakita niyang napatayo si Lawrence ang may-ari ng bahay nang makita siya nito mula sa terrace. Hawak nito mga dokumento at malaki ang ngiting nakarehistro sa mukha na tuluyan na siya makalapit dito. Mr. Jonas, munti ka na akong mag-alala. Akala ko iaatras ka na sa napag-usapan natin. Wika nito na kinamayan siya. Pasensya ka na Mr. Lawrence, hindi ko na kasi maiwan agad ang trabaho. Pero nandito na ako at hindi ko palalagpasin ang ganito kagandang oportunidad. Sagot naman ni Jonas na sobrang saya habang iniikot ang mata sa buong kabahayan. Pero teka, hindi ko lang kasi maalis sa isip ko kung bakit ang ganito kagandang bahay ibinibenta mo ng bagsak presyo. Tila natigilan sandali si Lawrence na napaisip sa tanong ni Jonas, pero agad din naman nakabawit nagsimulang magsalita. Sasagutin ko yung tanong mo. Ang totoo kasi niyan gusto ko ng mga ibang bayan at hindi ko na kailangan ng bahay na to. Kaya naman, gusto ko na itong maibenta kaagad. Kaya binabaan ko talaga ang presyo para makaalis na ako agad sa lugar na to at makapagsimula na ng bagong buhay. Pero kung meron ka mang hindi magustuhan, sigurado naman ako makakahanap naman ako kaagad ng ibang taong bibili sa bahay na to. Dere-derechong sagot ni Lawrence kay Jonas. Siyempre, ayaw ni Jonas na palampasin ang pagkakataon kung kaya naman nagkibit-balikat na lamang ito at niyaya na si Lawrence na magpirmahan na sila at magkabayaran para masara na ang pag-uusap na iyon. At dahil wala namang kaduda-duda sa kontrata, ay hindi na muling binasa pa ni Jonas at agad nang pinirmahan ang deed of sale. Kinabukasan ay agad transfer ni Jonas sa bank account ni Lawrence ang buong kabayaran para sa bahay na kanyang binili. At pagkatapos makompleto ang transaksyon, ay agad na din siya lumipat para dito na tumira. Para i-celebrate ang katuparan sa isa sa mga pangarap niya, ay nagpunta si Jonas sa supermarket at bumili ng isang bote ng wine, isang box ng chocolate at iba pang pagkain na paborito na kanyang nobya. Pagpasok ni Jonas sa sala, ay namangha siya sa kagandahan nito. Masaya siyang umupo sa sofa at tinitigan ang chandelier na nakasabit sa kisame. Sa wakas, may sarili na rin akong bahay. Sigurado ako magugustuhan nito ni Ella. Siguro naman ngayon, papayag na siya magkaanak na din kami. Sambit ni Jonas sa sarili habang dinadaya sa cellphone ang numero ng nobya para sabihin dito ang isang malaking sorpresa. Han! Ano yon? Sigaw ni Ella sa kabilang linya. Sa sobrang lakas ng tugtog kung saan naroroon ang babae ay pasigaw nitong sinagot ang tawag ng nobyo. Han! Nasaan ka? Pwede ba tayo magkita? May sasabihin ako sa'yo. Ano yun ulit, Han? Sorry! Birthday kasi ni Yami ngayon! Nandito kami sa paborita niyang bar! Tatawagan na lang kita mamaya! At tuluyan na nga naputol ang tawag. Napailing na lamang si Jonas sa tinura ng nobya. Pero dahil sanay na siya sa gawain ng nobya na madalas nagpupunta sa bar kasama matalik nitong kaibigan na si Ami ay pinagwalang bahala na niya na lamang iyon. Hindi mapapantayan ang kasiyahang nadarama niya sa mga oras na iyon habang inililibot ang paningin sa buong kabahayan. Isa-isa niyang tinungo ang bawat kwarto at habang tumatagal ang pamamalagi niya roon ay mas lalo niya nagugustuhan ito. Sa unang pagkakataon ay umakyat siya sa ikalawang palapag, subalit nanigas siya na minarinig na tila isang ungol na nagmumula sa isa sa mga kwarto doon. Natiyak niya nasa dulong bahagi iyon
nang marinig niya isang malakas na kalampag na tila may nahulog na isang mabigat na bagay. Kinakabahan man ay naglakad si Jonas patungo sa lugar kung saan niya narinig ang ingay at dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan na nakabukas na ng bahagya. Sandaling naniga si Jonas sa sobrang pagkabigla dahil sa kanyang nakita. Isang babae ang nasa sahig na tila nahulog mula sa kama. Mapayat, maputla at parang nangihina. Nakadamit pang bahay pa ito na tila sinasabing doon natutulog at nakatira sa kwarto ang babaeng iyon. Oh my God! Ano pa bang sekretong malalaman ko sa loob ng bahay na to? Kaya pala napakamura ng pagkakabenta dito. Sambit ni Jonas sa sarili at nang makabalik sa katinoan ay binuhat niya ang babae at muling inihiga sa kama nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Paputol-putol na wika ng babae. Sorry pero bahay ko na rin to. Ibinenta to sa akin ni Mr. Lawrence Dwight. Sagot ni Jonas habang ipinapatong ang kumot sa katawan ng babae. Ganun ba? Benenta na pala ng asawa kong bahay. At kasama ako sa benenta niya. Wika ulit ng babae na may namumuong luwas sa mga mata. Sa pagkakarinig ni Jonas sa bagay na iyon, ay doon niya lang napagtanto na nabiktima siya ng isang malaking panloloko. Teka, kung hindi mo alam ang bagay na to, paano nakita kumpirma mo sa mga dokumentong ibinigay sa akin ni Lawrence? Isang mapait na ngiti lang isinagot sa kanya ng babae. Ang kaninang kasiyahang nadarama ni Jonas, ngayon ay napalitan na ng pangamba. Pero bago pa man magkaroon ng hindi magandang pag-uusap, sa pagitan nila ay naisip ni Jonas na marahil ay pineki ni Lawrence ang pirma ng asawa nito. Hindi ko inaasahan ang bagay na to pero may maitutulong ba ako sa'yo? Oo, pwede bang dalhan mo ako na maiinom? Nahihiyang wika ng babae sa kanya. Naaawang tinina ni Jonas ang babae, bakas na bakas sa mukha nitong kalungkutang nadarama. Marahil na rin sa pagtataksil na sariling asawa. Matapos inumin ng isang basong tubig na inibot ni Jonas ay nagsimulang umiyak ang babae. Malalakas ang pagtangis nito at tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Hinayaan na lamang ni Jonas na mailabas nito ang kalungkutang nararamdaman sa mga oras na iyon. At matapos ang malakas na pag-iyak sa pagitan ng mga hikbi ay nagsimulang magkwento ang babae at ipakilala ang kanyang sarili. Tahimik lamang na nakikinig noon si Jonas dito. Siya si Mara Dwight, asawa ni Lawrence Dwight, ang taong nagbenta ng bahay kay Jonas sa mapanusong pamamaraan. 2 taon na raw silang kasal, nang kamakailan lang ay nadiagnose si Mara na may sakit na kanser. Noong una'y ginagawa lahat ni Lawrence sa makakaya nito para may paggamot si Mara. Dinala siya nito sa mga paggamutan at binibili ang lahat ng mga gamot na kailangan niya. Sabi naman ng mga doktor ay malaki ang tsansa niyang gumaling sa tulong ng isang mamahaling operasyon. Subalit, isa iyon sa ikinatatakot ni Lawrence ang mawalan at maubusan ito ng pera. At imbis sa tulungan ng asawa, ay nagbitiw ito sa katotohanan ng may sakit si Mara at inisip na hindi na ito gagaling pa. Kung kaya naman, inuwi niya ito at ikinulong sa loob ng bahay na sa pagdaan ng bawat araw ay tuluyan na nitong binaliwala ang karamdaman ni Mara. Buhay pa ang ina ng babae, pero kamakailan lang ay nag-asawa ito muli at nabuntis. Nangalokin ito ng asawa na sumama sa ibang bayan ay agad itong sumama at iniwan na rin si Mara sa pangangalaga ni Lawrence. Dahil naiintindihan ni Mara na may sariling buhay ang kanyang ina, ay tinanggap na lamang niya na harapin ang mundo ng mag-isa. Sa loob ng madilim na kwarto, sa 2 palapag ng bahay nila, ay kusang ikinulong ni Mara ang sarili at pinaghahandaan ang kanyang kamatayan. Lingid sa kaalaman ni Mara na matagal na pala siyang inilibing ni Lawrence sa isipan nito at mabilis na nakahanap ng bagong nobya, na siya rin nagsusul kay Lawrence para ibenta ang bahay kung kaya naman nangyari ang lahat ng iyon. Matapos marinig ni Jonas ang nakakalungkot na kwento ni Mara, ay agad siyang bumaba at kinuha ang cellphone. Dinayal niya agad ang numero ni Lawrence at nakipag-usap dito. Lawrence, bakit nandito ang asawa mo? Isa ka man luloko! Galit na bungad ni Jonas. Pero hindi natinag si Lawrence dahil alam niyang malalaman din agad ni Jonas ang tungkol sa asawa niya. Kung kaya naman, napaghandaan na rin ito ang isasagot sa lalaki. Bakit? May hindi ka ba nagustuhan sa bahay? Bagsak presyo yan! At wala ka na makikitang ganyang kagandang deal! At kung yung tungkol naman doon sa babae, huwag ka mag-alala, malapit na yung mamatay at hindi ka na rin dyan mamumroblema. Matapang na wika nito
sabay patay sa tawag. Wala na nga nagawa si Jonas. Inisip na lamang niya na isa itong bangungot at mawawala din kinabukasan pagdilat ng kanyang mata sa umaga. Pero kahit na anong gawin niya, ay hindi pa rin maalis ang katotohanan. Si Mara ay naroroon lamang sa silid nito. Malalim na nag-isip si Jonas at napagtanto niyang responsibilidad na niya ngayon ang kaawa-awang babae. Hindi niya magawang ipagtabuyan ito dahil alam niyang malala ang sakit nito at wala itong iba pang pupuntahan. Kung kaya naman, napagdesisyon na lamang niyang tulungan ito. Lingid sa kaalaman ni Jonas na hindi lamang isang tungkulin na nararamdaman niya, kaya niya tinutulungan si Mara. Kung hindi dahil una pa lang niya itong nakita, ay naakit na siya sa kagandahan at sa kakaibang personalidad nito. Humanga siya sa tibay ng loob na mayroon ng babae. Dahil sa kabila ng malalang sakit nito, ay patuloy pa rin itong lumalaban. Noong una'y mariing tinanggihan ni Mara ang tulong na inaalok sa kanya ng bagong may-ari ng bahay nila. Natatakot siyang husgahan ito ang buo niyang pagkatao. Pero kalaunan, ay napagtanto niyang wala nang iba pang taong maaaring tumulong sa kanya kung hindi si Jonas lamang. Lalo na, nandalhin siya nito sa ospital, ay naisip niyang ito na lamang ang taong handang tumulong sa kanya. Salamat. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa'yo. Nahihiyang wika ni Mara kay Jonas matapos nilang malaman ang araw ng kanyang operasyon. Sige lang, magpasalamat ka sa akin kapag gumaling ka na. Magpalakas ka at huwag kang matakot, nandito lang ako. Sabi ni Jonas na hindi na napigilan pang huwag hawakan ang kamay ni Mara. Isang matamis na ngiti naman ang ginanti ng babae sa kanya. Hindi alam ni Mara na para mabayaran na nalalapit niyang operasyon ay ibinenta ni Jonas ang sasakyan niya. At doon, lalong napatunayan ng lalaki sa kanyang sarili na tuluyan na nga nahulog ang loob niya para kay Mara. At dahil doon ay ito rin ang naging dahilan para makipaghiwalay siya sa kanyang nobya na si Ella na parang wala namang pakialam sa kanya. Matapos ang operasyon ni Mara ay isang ngiti mula kay Jonas ang bumungod sa kanyang mata. Sabi ng mga doktor matagumpay ang naging operasyon nito. At sa tulong ng tuloy-tuloy na gamutan ay muli nang maibabalik sa normal ang katawan at kalusugan ni Mara. Nakasuot noon si Jonas ng isang itim na suit at may hawak na bukay ng bulaklak. May bisita ka, Mara. Noong una'y nagtaka si Mara sa bisitang tinutukoy ni Jonas, pero napalitan ng saya ang mukha niya nang makita kung sino ang kasama ni Jonas. Walang iba kung hindi ang kanyang ina. Kamusta ka na, anak? Sorry, wala akong alam. Sorry kung iniwang kita. Naluluhang wika nito sa kanya. Mangiyak-ngiyak na rin si Jonas sa muling pagtatagpo ng mag-ina, kung kaya naman para makapag-usap ng sarilinan, ang dalaway iniwan na niya ito sa loob ng hospital room. At sa labas, ay nakita nito ang asawa ng ina ni Mara at ang batang hawak nito. Doon niya mas lalo naintindihan na may sarili na rin itong buhay at hindi kapabayan ang ginawa nitong pag-iwan sa anak na si Mara. Isang buwang na malagi si Mara sa ospital at ang oras na lalabas na ito dahil tuloy ng pagaling nito, ay sinabi niya sa babae na maaari pa rin itong tumira sa bahay na dating pagmamay-ari nito. Agad naman itong pinaunlakan ni Mara na noon pala ay hindi na rin tumanging may nararamdaman na rin para kay Jonas. Sa araw-araw na magkasama sila ay nagpapasalamat si Jonas na dinala siya ng tadhana sa bahay na iyon at doon niya pala makikilala ang babaeng kasama niyang bubuo ng pamilya. Handa na siyang harapin ang buhay. Sa piling ng babaeng kanyang minahal, una niya pa lang itong nakita. Kung kaya naman, isang taon matapos nitong matagpuan sa ikalawang palapag ng bahay na iyon, ay inaya niya na ito ng kasal na hindi naman ito tinanggihan. Hindi lamang ibinibigay ni Jonas ang lahat ng pangangailangan ni Mara, ang kanyang asawa ngayon. Bagkus ay nagsisikap rin ito na siyang naging dahilan para mapromote ito sa trabaho bilang head ng kanilang departamento. Isang araw, pinaghandaan ni Jonas ang first year anniversary nila ni Mara sa pamamagitan ng pagkain nila sa mamahaling restaurant. Napalibutan ng magagandang bulaklak ang lamesa kanilang pinagkakainan. At isang mamahaling champagne ang inatid sa kanila ng waiter habang masayang nag-uusap. Buong pagmamahal na tinignan ni Mara si Jonas, wala na siyang mahihiling pa sa kabaitang ipinakita nito sa kanya nung una niya pa lang itong makilala. Masaya siya dahil sa kabila ng lahat, ng pasakit na naramdaman niya ay isang malaking gantimpala palang ibibigay sa kanya ng Diyos sa katauhan ni Jonas na ngayon ay asawa niya. Habang hinihintay ni Mara si Jonas sa labas ng restaurant para kunin ito ang kanilang sasakyan,
ay di sinasadyang nabunggo siya ng isang marungis na lalaki na tila nakainom ito dahil sa amoy ng alak na nagmumula dito. Tinitigan ni Mara ang mukha nito dahil parang pamilyar sa kanya ang lalaki nang walang ano-ano'y tinawag na siya ni Jonas para sumakay sa kotse. Tinapunan ulit ni Mara ng sulyapan lalaki na noon ay nakilala niyang si Lawrence, ang dating asawa. Nakita niyang pagkabigla sa mukha nito dahil hindi nito inakalang hanggang ngayon ay buhay pa siya. Pagsakay ni Mara sa kotse ay isang mainit na yakap at matamis na halik ang iginawad niya kay Jonas habang pumatak sa mga mata niya ang luha bilang pasasalamat sa taong lubos na nagpahalaga sa kanya. Hindi na niya sinabi pa sa lalaki na nakita niya si Lawrence at masaya silang umalis ng restaurant at tumuwi na sa bahay nila. Sa kabilang banda, umagos sa mga luha sa pisngi ni Lawrence nang mapagtanto niyang nang dahil sa katangahan niya ay nawala sa kanya lahat ng importanteng bagay lalo ng mapagmahal niyang asawa. Matapos palang dalhin ni Lawrence ang bagong nobya sa ibang lugar ay puro pagsasayang ginawa nila hanggang sa maubos na lahat ng pera niya pati na pinagbentahan ng bahay at nang malaman nito ng kanyang nobya ay agad na rin siya nitong iniwan para maghanap ng iba. Lubos niyang pinagsisisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Subalit, kahit na anong gawin niya, ang nakaraan ay hindi na muling maibabalik pa. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba. At magkita na lamang tayo sa susunod nating video.